Isang magandang umaga sa inyong lahat. Muli, bumabati kami sa inyo dito sa Kwentong Likas Yaman upang magdala sa inyo ng bagong kaalaman. Meron kaming bagong kaibigan na marami siyang ibibigay na kaalaman tungkol sa isang napakagandang klase ng halamang malapit sa kanyang puso. So, Doc JD, pagkatapos kong bumati, ikaw naman ang bumati. Magandang umaga sa ating lahat. Totoo yan, magbabahagi tayo ng isa na namang episode dito sa Kwentong Likas Yaman at ang ating naimbitahan ay malapit sa akin dahil kasama ko siya sa departamento at bukod doon ay kaibigan ko siya noong-noon pa akong unang magturo sa UP Manila. Pumasok kasi ako sa UP Manila, Department of Biology, nandun na siya and that was way back 1987. So aking ikinararangal na ipakilala sa ating mga taga-subaybay ng Kwentong Likas Yaman, si Dr. Rosario Chit Robite, no? Nickname niya ay Chit. Minsan tawag ko sa kanya Tita Chit, minsan Dr. Chit, depende. Anyway, so sige, ipakilala ko na siya at nabanggit ko na nga sa inyo na siya ay aking kasama sa Department of Biology, College of Arts and Sciences, UP Manila. At siya ay na-award ng 40 years of service na sa wow. Departamento nitong nakaraang Foundation Day ng UP Manila. So talagang isa siyang dedikadong guro ng biolohiya at siya ay homegrown. Sabihin na nating homegrown dahil siya ay alumnus ng BS Biology ng aming departamento. Tapos nag-master siya ng biology sa UP Diliman. Mm-hmm. At ang kanyang doctoral ay kinuha naman niya sa De La Salle University, ang PhD in biology. So napaka-prolific niya na bukod sa pagiging guro at dedikadong-dedikado siya sa pagiging guro, ay napaka-prolific niya bilang isang researcher at na natuunan niya ng pansin ang itong isang halamang ang tinatawag nating Begonia, no? At sa kanya mga pananaliksik siya ay nakakarating sa iba't ibang panig ng mundo. Nagpunta na siya sa Acta Sinica ng Taiwan. Wow. Na rin siya, nakita na niya ng dalawang mga mata niya ang Royal Botanical Garden of Edinburgh sa wow. Scotland. At sa mga iba't ibang sulok pa ng daigdig ay nakapunta na siya para mag-report, no? O sabihin na natin i-share, ibahagi sa mga iba't ibang lugar sa mundo ang tungkol sa kanyang malapit sa puso niyang Begonia. Kaya siya rin ay isang university scientist at kung pag-uusapan ng International Publication Award ay sasabihin natin napakahaba ng listahan niya sa ganyang mga pagkilala, no? So talagang ako ay natutuwa dahil bilang isang kaguro niya at kaibigan sa Departamento ng Biolohiya, pinagmamalaki ko si Dr. Rosario Chit Robite. Ma'am Chit, bati ka na at magsimula na tayong magkwentuhan tungkol sa halamang Begonia. Magandang umaga sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako kay aking kaibigan at kabayo. Kabayo ang tawag namin yung mga sa kaguruan ng biology department. No? Totoo yan. So, si JD ay kasama ko nga sa department, sa Kuleyo, sa UP Manila. So maraming salamat sa inyong dalawa, Ma'am Leti, na ako ay inyong kinumbida sa inyong programa ba ito na para ma-share nga sa mas maraming Pilipino ang ating halaman kasi sabi nga ni JD marami na akong narating na iba't ibang conferences sa iba't ibang bansa para i-share ang ating Philippine Begonia pero sa ating mga kababayan parang natutuwa nga ako pag mayroong mga nagse-send sa akin ng email at sasabihin nila ma'am kayo po ba ang makaka-identify nitong Begonia na ito? Sasabihin nila ganyan. So, natutuwa ako pag may mga ganun na interesado sa ating Begonia. Uh-huh. At ngayon, dahil marami ng plantito at plantita, I'm sure marami magiging interesado dito sa ating Begonia. Sige. Okay. Okay? Yes. So, ano ba? Mag-sharing na ba ako, JD? Oo. Ang una-una ay ang pagpapakilala dito sa halamang Begonia. Ano bang uri ng halaman itong Begonia? Begonia kasi ay
makikita sa lahat halos ng tropical countries. No? So makikita natin dito sa world map ang distribution ng begonia. No? So lahat ng mga bansang ito ay merong begonia. Kaya ang begonia ngayon, sa ngayon, ay merong halos higit na 2,000 na species. No? So it is considered as the fifth largest genus of plant. No? Kaya ang ginawa nila, hinati-hati nila yung genus na yan into sections. No? So merong 70 sections ngayon ang begonia. Okay? So tignan natin. So nung mga nung dumating dito ang mga Amerikano, si American botanist Elmer Merrill ang nag-botanize ng Pilipinas. No? So siya ang nagbigay pangalan sa mga halaman natin. So ang nag-iisang publication tungkol sa Philippine begonia ay nung 1911 pa na-publish. Ayan, sa Philippine Journal of Science. No? So dito, inilista ni Elmer Merrill ang 59 species. Ha? So that is 1911. Okay? So yan ang aking pinag-aralan, yung begonia na yan. Pero sa ngayon, dahil nga sa aking pag-aaral at sa aking mga collaborators, marami na kaming naidagdag dyan sa 59 species. Actually, there are now 140 species na ng Philippine begonia. Okay? So ang Philippine begonia ay nahahati sa 2 section. Okay? Ang section Petermann niya, merong 69 species. Okay? Ano ba ang mga characters nitong mga taga-section Petermann niya? Sila ay upright, no? So patayo ang tubo nila. Ayan, no? So syempre malambot yung katawan, herbaceous, pero makikita natin ayan ang mga dahon, ayan ang mga bulaklak. So ito ang Begonia sudolateralis, isa sa mga begonia na makikita sa maraming lugar dito sa Pilipinas. Makikita siya sa Luzon, Visayas at Mindanao. So itong photograph na to ay kinuha ko sa begonia sa na nakita ko sa Kabadbaran, Agusan del Norte. So yan ang section Petermannia na may 69 species, okay? So ito ang section Bariandra. Ang section Bariandra ay characterized naman ng mga begonia na gumagapang. Okay? Kanina yung Petermannia ay nakatayo, ha? So itong mga taga Bariandra ay gumagapang. At normally, itong mga gumagapang na to sa mga bato, sa mga limestone. Hindi sila, konti lang sa kanila ang tumutubo sa soil. Kadalasan, nakakapit sila sa mga bato. Kaya ang growth nila kadalasan ay vertical na gumagapang sa mga bato ng mga limestone forests. No? So, nung nag-aaral ako kasi, naghahanda ako para sa aking dissertation, nung nakita ng aking advisor na ayan ang dami naman pala niyan, sabi niya baka hindi ka makagraduate pag aaralin mo lahat yan, sabi niya ganun. So kailangan ilimit mo lamang sa isang grupo, sabi niya. So kung gusto mo makagraduate, isang grupo lang muna ang aralin mo. So I focused on section Bariandra. Okay, so sa section Bariandra, nung nag-umpisa ako ng aking proposal ay meron lamang 33 species doon. Pero ngayon, dahil sa mga naidagdag na nga namin, meron ng 71 species dyan sa section Bariandra. So ito ang Begonia trechuchila na makikita natin sa mga bato-bato doon sa Wawa Dam. Kung nakapunta na kayo sa Wawa, doon sa mga forested na area niya, makikita yung Begonia trechuchila na yan. Okay? So, ano ba ang diagnostic character ng begonia? Ano ibig sabihin ng diagnostic? Ito yung character na mag-define sa kanya, yung magkikilala sa kanya, yung magtutukoy, yung masasabi mong siya lang ang merong ganyan na character. Hindi yan, hindi mo yan makikita sa lahat ng halaman, no? So normally, 'di ba, pag nakikita niyo ang mga dahon ng halaman, ito ang midrib, so equal ang right side at saka left side lobes niya, 'di ba? Symmetrical ang dahon.
Pero ang Begonia, ito ang kanyang isa sa mga characters, asymmetric, no? So meron siyang wider lobe at saka narrow lobe, no? So yan ang isa sa kanyang mga characters, okay? So itong mga asymmetric leaves na to ay maganda kasi marami sa kanila ay merong iba't ibang kulay, merong mga iba't ibang pattern. So ito, gaya nito, parang may pleats siya. Ito naman ay para siyang may mga bukol-bukol. Ganda. O kaya ito naman ay merong mga patches ng white or silver. Ito naman mas may dark green, may light green sa mga veins. Tapos, so ito yung tinatawag na basifix na leaves. Kadalasan din, merong mga peltate na dahon. So ayan ng peltate. Ano ba ang peltate? Yung kung kanina, yung petiole ay ayan, nandun sa dulo or base ng dahon. Dito sa peltate, yung petiole ay yan nga, nasa gitna ng dahon. So sabi nga ni JD, parang payong, no? So isa sa mga characters din ng Begonia ay yung kanyang abaxial side. So yung side ilalim ng dahon na nakaharap sa lupa. Kasi ito yung abaxial side, eh. Yun yung nakaharap sa araw. Normally green ang kulay niyan. O kaya merong mga iba't ibang variation. Tapos yung abaxial side, yung side na nakaharap sa lupa, ay normally maroon. Taga-UP kasi yan, kaya... yun ang aking... Taga-UP ang, yeah, taga-UP ang queen of Begonia. Taga-UP ang Manila. Meron na ganyan na magandang kulay, no? Green and maroon, okay. Ito pa. Ang kanyang mga bulaklak ay unisexual. Ano ibig sabihin niya? Sa isang halaman, meron dalawang klaseng bulaklak. Merong lalaking bulaklak or staminate flower at meron siyang babaeng bulaklak or pistillate flower, no? So magkahiwalay ang bulaklak pero nasa isang halaman, no? Pagkatapos, habang nagpapakita pala ako ng mga characters, ipapakita ko na rin kung saan sila nakikita, no? Kung gaya dito, itong Begonia cleme ay taga-Sagada. Yan. So, ang mga Begonia kasi ay narrow endemic. Ano ibig sabihin ng narrow endemic? Kagaya nitong Begonia cleme, dyan mo lang siya makikita sa Sagada. Pumunta ka sa kabilang municipality like Sabangan, hindi mo makikita ang Begonia cleme. Wala kang ibang or ibang Begonia ang makikita mo doon. Okay? Kaya narrow endemic ang tawag sa kanila. Doon mo lang sila makikita sa lugar na 'yon. Okay? Next. So, ang Begonyang bulaklak ay hindi differentiated into sepals and petals. Ano ba sa Tagalog 'yon, JD? Yung kanyang kalulot. Bahagi ng bulaklak. Nga, kalulot. No? So, hindi ganon. Hindi, kaya, yung kanyang perianth ay tinatawag na tepals. Okay? So, meron siyang apat. Normally, apat. Merong dalawang outer, ito yon, na oriented up and down. Merong dalawang inner na oriented left and right. Okay? Ganda, so yung outer ay usually rounded, mas malaki. Yung inner naman ay usually oblanceolate, no? Parang kutsilyo pahaba, no? Ayan ang kanyang itsura. So ito ay isang staminate flower ng Begonia castilloi na makikita lang naman ninyo sa Cagayan. Kung nakapunta na kayo sa Calaw Cave, siya makikita nyo diyan sa entrada ng cave. Normally doon ang habitat na kinalalagyan ng mga Begonia ayan yung mga bato-bato kasi kaya sa bukana ng mga kuweba doon makakakita kayo ng mga Begonia diyan. Next. Ito naman ang kung kanina yun ang staminate flower, ito naman ang pistillate flower. Ito yung babaeng bulaklak, no? Kasi ito yung kanyang ovary. So yung kanyang perianth ay nasa itaas, kaya yung ovary ay tinatawag na inferior or nasa ilalim. Ayan, nasa ilalim. So makikita natin na meron siyang wings. Ayan, ang wings.
Tapos kung titignan ninyo, ang orientation ng pistillate flower ay horizontal. Hindi kagaya ng mga ibang bulaklak na upright, di ba? Paganyan. Pero itong okay. mga pistillate flowers ay horizontal ang normal na orientation nila. Kasi pag naging fruits na, ayan na, magdudrop na siya. Ayan. Ayan na okay. ang fruit. No? So ito ay capsule. So ayan ang wing. So isang patak lang ng ulan. Yes. Masishake na yan at malalaglag ang maraming seeds diyan lamang. Okay? Kaya very narrow ang distribution niya. Diyan lamang niyo siya makikita sa lugar na yan. Okay? So ito ang Begonia manilensis na makikita sa Mount Bacolod. Okay? So, hindi madali ang pag-research ng Begonia. Bakit? Sabi ko nga kanina, ang Begonia ay makikita sa mga limestone forest. So ito ay normally characteristic ng mga primary forest. Mm-hmm. Kung hindi man sa mga protected areas. So example, punta tayo sa isang bundok, sa Mount Hibok-Hibok ng Camiguin Island. So paano pumunta si Ma'am Rubite sa Camiguin Island? Siyempre, nag-eroplano, papunta sa Cagayan de Oro. Pag-landing ng Cagayan de Oro, magbubus ka, papunta dun sa basta merong isang pupuntahan na lugar, malayo-layo din yung mga tatlong oras na lakas. Tapos, sa pier. Mm-hmm. Sa pier na yon sasakay ka ng ferry boat Oo. Para makarating ka ng Camiguin Island. Mm-hmm. Okay. So pagdating mo ng Camiguin Island, syempre bundok yung pupuntahan mo eh. Maglalakad ka muna, ayun si Ma'am Rubite. Naglalakad muna ako sa mga pilapil, sa malayong lakarin muna, bago ka pa umakyat ng bundok. So ayan, kasi dun sa loob na yun, ang normally waterfalls, o kaya cave, o kaya river, na natural habitat ng Begonia. Okay? Mm-hmm. Kaya pag nakarating na ako doon sa barangay na dapat kong puntahan, nagpapaalam ako sa barangay chairman. Sabihin ko, sir, ganito po. Ito po ang permit ko. Oh, mamaya pag-uusapan natin ng permit. Ha? May permit muna bago ka magpunta ng lugar na yan. Ha? So si barangay chair, sasabihin niya ganun, sige po ma'am, tutulungan po namin kayo. Oh, so si kagawad o si tanod ay tatawagin para maging guide ko. Kasi sila yung mga lokal na nakakaalam ng terrain ng bundok. Kasi hindi ko man alam kung paano yung terrain ng bundok. Akala mo ba asfaltado yung pupuntahan mo? Hindi. Siyempre hindi. Yun ay bundok na ayan, madawag ang lugar. So kailangan ko ng kuya na may itak na magtatagpas ng mga halaman para gumawa ng daan. Kasi kung minsan ay wala kang madadaanan na pag-akyat. Okay? So kung minsan naman, kailangan ay umakyat ng waterfalls para lamang makuha mo ang Begonia. Ang Begonia. So, dito naman, mag-ama ang guide ko. Si tatay nandun sa taas, nauna na siyang umakyat sa amin. Ito ang kanyang anak na babae na kasama ko, nag-assist sa akin. So ayun ang tali na aming hinahawakan para makaakyat dyan. So hindi madali ang pag-akyat ng so, yan. Kitang-kita ang dedikasyon ni ma'am sa kanyang Begonia. So, kung minsan naman, dahil limestone nga, ayan, bago ka makapunta doon, ay merong mangrove na forest na dadaanan ka. So ayan, kailangan tumulay sa mga prop roots ng mangrove. So ayan naman, ayan ang aking tinatawid. Ito ay sa Puerto Princesa, Palawan. Okay? Pero sabi ko nga, every Begonia is a gold mine. Bakit? Kasi pag nakakita na ako ng Begonia, sasabihin ko na kagad, this is a new species. Uh-huh. Pag sinabi kong new species, ay nako, marami na akong biyayang matatanggap dahil dyan sa new species na yan. Parang so, may tatlo ka agad dito sa picture mo, ano? Tatlo ba ito? Hindi. Isa lang po ito. Kaya lang, ito ay napakaganda kasi it exhibits so much variety. Ah, talaga? Oo. Wow. So yan, this is in the pile.
Pero ayan ang kanyang mga iba't isa, dalawa, tatlo, apat. Ng mga dahon, ayan. Mm-hmm. Ang ganda. Galing, ano? Ito ay sa copies, no? So, Begonia si Kakengi. Okay? So, ito naman ay Begonia colasiensis na nakita ko din sa Colasi antique naman. Okay? So, sabi ko nga kanina, bago ako mag-research, kailangan may permiso. Hindi ka pwede kasing mangolekta ng Begonia ng kolekta lang ng kolekta. Kasi meron tayong bioprospecting, di ba? Hindi ka basta-basta pwedeng mag-aral, mangolekta, nang wala kang permiso. Okay? So, ipapakita ko lang sa inyo ang pagkuha ng permit sa isang lugar. Example, Palawan. Okay? So, sa Palawan, merong tatlong layers na magpipresenta ka ng proposal mo, ng research proposal. Okay? So, kasi ang Palawan ay large area of Palawan is protected. So, napakahigpit talaga nila. So, halimbawa sa Puerto Princesa. So, merong Puerto Princesa Protected Area Management Board. Okay? Doon ka magpipresenta ng iyong proposal. So, ito ay binubuo ng mga barangay leaders, ng mga tao na nandoon, mga representative ng mga indigenous group. So, alam nila na dapat kasing protektahan yung lugar nila. Okay? So, akala ko naman, pag nag-present ko sa kanila, okay na ako, mag-research na ako. Eh, hindi pa po pala. May susunod pa pong layer. Ang susunod na layer, pag na-approve na nila, ang susunod ay sa municipality, kung ito ay municipality, sa city council, kung ito ay city. So, I presented to the Palawan City Council. Okay? So, again, this is headed by the mayor. Okay? Ang mga meeting na yan ay hindi po yan nakakalendar every week. Yung mga meeting na yan po ay once every quarter. So, ako po ay iti-text, sasabihin, Ma'am Rubite, available po ba kayo sa Friday? Kasi sa Friday po may meeting na ang board. Ay, opo, sige po, absent po ako sa klase. Bibili na po ako ng ticket ngayon din po para maka-attend ng meeting niyo. Kasi po, kung hindi po present sa kanila, hindi po aandar ang permit. Okay? So, nung natapos ako sa mayor sa Palawan City Council, akala ko tapos na, hindi pa. Ang susunod ay sa governor level. So that is the Palawan Council for Sustainable Development. Again, present the proposal, get the approval of the board, and wait for that certification that they are approving the proposal. So you know how long that it takes? That's 1 year to process a permit just for one place, the Puerto Princesa City. Imagine. Eh, hindi po yan lamang ang dapat kong aralin. Nung ako ay gumagawa ng aking dissertation, ang aking pag-aaral ay mula Batanes hanggang Basilan. So, napakahirap po yung proseso ng permit. So, ganun din. Sa El Nido, ganun din ang pagkuha ng permit. Napaka-haba din ang proseso. Kaya ayan. Nung ako ay nag-umpisa ng aking dissertation, ang aking research fund lamang ay ang sweldo ko lamang. Okay? Kasi gusto ko lang makagraduate eh. So, kailangan gawin ko na yan. Pero kasi habang gumagawa ako ng aking dissertation, dahil sa aking communication sa mga experts ng Begonia sa ibang bansa, natutuwa sila na meron ng Pilipino na nag-aaral ng Pilipinong Begonia, no? So kasi maraming nag-aaral ng mga halaman natin pero kung titignan ninyo mga taga ibang bansa, mga hindi Pilipino. So natutuwa sila at meron ng Pilipinong nag-aaral. Kaya ayan, nagkaroon na ng mga collaborators dahil sa mga collaborators na yan, nakapunta na ako sa iba't iba pang lugar ng Pilipinas na meron na akong mga kasamang research assistant. At meron na kaming pang-hotel, meron na kaming pangkain sa restaurant. Nung ako lamang, nakikitira lang po ako dun sa aking guide na yon. Yung kanina,
sasabihin ko na lang kay kuya, kuya, pwede pang makitulong sa inyo? Eh, napakabait naman po talaga, napaka-hospitable ng mga, di ba? Merong saying ating mga Very supportive. Na the farther you go from Manila, the more hospitable the Filipinos are. And I have proven that so many times. Dito sa Maynila, hindi mo ma-experience yan, pero pumunta ka sa probinsya, naku, welcome na welcome ka doon. At maski na sardinas lang ang maiihain nila sa iyo, okay lang sa kanila yun. Basta lang, meron lang silang maitulong sa iyo. Kaya I'm very thankful talaga sa lahat ng ating mga kababayan na tumulong sa akin. Anyway, let's move on. So tignan natin ang isang aking pag-aaral, aspeto ng aking pag-aaral. No? So let's say Palawan. Ayan. So between 1905 to 1932, meron lamang 6 records ng ng Begonia sa Palawan. No? So that is until 1932. So nung nag-umpisa ako ng aking dissertation ay 2005. Okay? So nung 2009, ayan, nag-umpisa na akong mag-publish kasama ng aking mga collaborators. So 3 species nung 2009, 5 species nung 2010, 1 species nung 2011, 3 species 2015, 5 species... And counting pala, no? 3 species last year. So padagdag ng padagdag, meron pang mga madadagdag dyan. Okay? So ito ang isa sa mga rediscoveries kasi ito ay na-discover na nga ng mga Amerikano noong 1912 sa Northern Palawan, sa Taytay. No? Napakaganda niyang Begonia na yan. Kasi napakakapal ng dahon yan. Medyo succulent yung kanyang dahon. At ang ganda-ganda ng kanyang bulaklak. Okay? So, tignan natin kung pumunta na kayo dito sa underground, sa Puerto Princesa Subterranean River. Yes po. Ito ay UNESCO World Heritage Site. It is considered as the one of the 7 wonders of nature. So, mahaba siyang underground river pero 8 kilometers lang yung napapasok. No? So, pag pumunta ka nga dyan, ayan yung bangka. Kailangan meron kayong complete gear. Dapat kompleto ang gear. Pero one of my collaborators said that this plant is considered as one of the world's most photographed plant of the world. Bakit? Hindi ba kasi parating bago kayo pumasok dyan, magpapapicture taking muna kayo, di ba? Kaya bago kayo lumabas, picture taking muna kayo dyan. Hindi, syempre nasa background nyo. Ang Begonia pala yun. So yan ang Begonia na tinawag namin Begonia Taraw. Ang Taraw ay language ng mga Tagbanwa. So ito ay ang indigenous people ng Tagbanwa ay isa sa mga indigenous people ng Palawan. So Taraw ang tawag nila dyan sa limestone rocks na yan. Yung mga bato-bato na yan, ang tawag nila dyan ay Taraw. So sabi ko, ipapangalan ko yung Begonia na yan kung saan siya tumutubo. Dyan sa mga bato-bato na yan. So we call it Begonia Taraw. Okay? Next, punta tayo sa El Nido. Kung kayo ay nakapunta na sa El Nido, syempre mag-island hopping kayo doon, di ba? So sa lahat halos ng isla na pupuntahan ninyo, makikita nyo yung mga bato-bato na yan, yung mga rock formations na yan. So ito ay mga calcareous rocks na characteristics niya ay yung mga crevices na yan. No? So kung mapapansin ninyo, ang karamihan ng mga Begonia ay nandoon sa primary forest, hindi ba? So sa primary forest kasi natatakpan ang Begonia ng mga matataas na puno, di ba? Ayaw niya kasi ng maliwanag. Gusto niya ay mamasa-masa, kaya gusto niya malapit sa waterfalls, malapit sa river or sa stream, sa caves na medyo may basa-basa din dyan. So ayaw niya ng direct sunlight. Okay? Pero itong Begonia na ito ay kakaiba. Bakit? Ito ay ayan, nakababad sa araw. Nakabilad sa araw. Sorry. Ayan yung mga crevices, no? Yung mga butas-butas na yan.
makikita ninyo itong mga begonia na to. Kung kanina nakita nyo ang mga begonia napaka-fragile, di ba? Herbaceous kasi sila, di ba? Ito, ang tawag dito ay sufruticent kasi medyo matigas itong majority ng katawan niya, pero dito sa bandang upper area ito yung malambot. Okay? So ito kasi ay ayan, exposed sa sunlight. Kaya normally pag summer nag-wilt siya, no? Natutuyo siya, so mawawala yung reproductive parts na yan, matitira itong woody portion na to. So pag lumabas na naman ng tag-ulan, sisibol na naman siya. Magkakaroon na naman siya ng dahon, magkakaroon na naman ng bulaklak. Okay? Next. So tinawag namin siya Begonia elnidoensis. Kasi yan nga, sa El Nido mo lang siya makikita. Interestingly, nung pinoprocess ko kasi ang permit na to, siyempre sa mayor ako ng El Nido nag-present at ang kanyang council. So, JD, kilala mo si Marigs. Si Marigs, siyempre, the biologist. Isa sa mga biologist ng El Nido siya, di ba? Oo. Dati siyang faculty dito sa IBS. Kaopisina ko si Marigs dati. Oh, nag-faculty din sa amin sa biology nung nag-faculty din namin. Ay isa sa mga sikat, hindi lang sikat. Mataas ang stature niya sa El Nido. So sabi ko, Marix, tulungan mo naman ako na i-propose kasi this is after the publication na. Sabi ko, gawin niyo namang conservation icon ang Begonia elnidoensis kasi diyan niyo lang siya makikita. So sabi kay Marig. So ginawa naman niya. Sabi niya, can I invite you when it is going to be formally launched? Sabi niya, pero I don't know when will it that be, but I'm sure sinabi forward. So last year ito yung pinaka recent na aming na-discover sa Palawan. Begonia vaginemia. Yan, so ganda rin ng ito, kakaiba din yung pattern niya, no? Ang maganda sa begonia kasi ay yung kanyang dahon, no? Parang pare-pareho halos ang bulaklak niya kung mapapansin niyo, kulay puti, kulay pink, pero yung dahon niya ang kakaiba. Iba't iba ang shape, iba't iba yung margin, iba't iba yung variegation niya. Eh mas maganda 'yan kasi ang halaman, ang buhay niya ay nakasalalay diyan, 'di ba? Yung bulaklak kasi pag tapos na yung bulaklak, wala na. Pero habang buhay yung halaman mong 'yan, makikita mo pa rin yung magandang begonia na 'yan, 'di ba? Kaya maganda ang begonia at siya ay considered na ornamental at siya ay kinukultivate sa maraming lugar, no? Worldwide. No? So isa siya sa mga most cultivated plant. Kaya nga marami ng hybrids na nakikita. Okay? So, meron kayong isang tanong eh. I will go to that na. Yung regarding the status ng begonia sa IUCN. Okay? So ganito. Meron tayong national list of threatened Philippine plants and their categories, no? 2007 yun original. So 10 years after 2017, nagkaroon ng updated national list, no? So dito dinagdag na nila ang begonia. Ang dinagdag nila ay ito, no? So according to the DNR Administrative Order 2017 number 11, 13 species ng begonia ay endangered, 11 species ay vulnerable, at 2 species ay threatened, no? So ito ang kanilang pagtataha, pero ito kasi ay based dun sa mga earlier publications namin, no? Meron kasi kung example, halimbawa, yung Begonia blanki, nilagay nila
or kami pala, dun sa aming publication ay ano lang siya, threatened, no? Mm-hmm. Threatened siya. Pero kasi that was 2011. Mm-hmm. But when you return to the place, kagaya nung 2019, yung mga collaborators ko sa Palawan nagsabi sa akin, "Ma'am, alam mo ba yung Bulalakaw Falls kung saan makikita yung Begonia Blanqui ay dinidevelop na water system kasi waterfalls yon, no?" Uh-oh. So yun ang supply ng tubig sa munisipyo. Pag ganun kasi sisirain nila yung habitat. So ayan, eh doon mo lang makikita yung Begonia Blanqui. Ma'am Rubite, tanong ko kasi kung yung mga yan ay dito lang sa Pilipinas nakikita itong 13-11-2. Dito lang yan. Mga threat yung mga yan ay dito lang endemic sa Pilipinas. Oo. Okay. Yes. Ma'am Chit, hindi ka member ng Philippine PC, ano? Yung Philippine Plant Commission? Hindi. Sila kasi yung... Hindi ako kinumbide. Oh, member kasi ako ng PRLC sa Frogs naman. Yun yung katandem ng TPC tsaka yung PRLC. Tapos yung Bulalakaw Falls, favorite area yan ng aking favorite frog na yung si Barbie. Oh, kita mo? Si Barbie? Barbie sa Barbara. So yung mga pinuntahan mo sa Palawan, familiar lahat sa akin. I mean, I've been there but we had different eyes. O, ikaw ay dun sa Begonia, ang mata ko ay nasa mga palaka at mga herbs, amphibians and reptiles, ganyan. So natutulog kami dun sa taas, sa may Bulalakaw. Ganun ang pagkaganda din ng lugar. Ma'am, ayan. Yung ngayon nga ma'am, ayan na idinidevelop na siya. Kaya sabi ko, naku, paano na si Begonia Blanqui? Pagtulungan si natin Blanqui. Kasi dapat dapat i-campaign natin 'yan. Dapat i-top din natin itong si Marigs ulit kasi ang Barbarula ay local endemic din yan, katulad ng mga local endemics mo sa Begonia. So, dapat may sa nagsusulong Oo. Na i-protect, no? Importante, maisulong yan. At bilang mga miyembro ng AGHAM, pwede tayong sumuporta, di ba? Isulong ang proteksyon ng likasan. Oo, tama. Kasi, kagaya ko, halimbawa, lahat naman ng publication ko, halimbawa dyan, yung bawat publication ko tungkol sa Palawan, binibigyan ko ng kopya ang PCSD. Ito yung final board na nag-approve, di ba? Yes. Palawan Council for Sustainable Development. E sila yung, alam ko, annually nagko-conduct ng mga conference, ng mga, sila yung nagpapa-conference dyan sa Palawan at ginagather nila yung, hindi lamang yung mga scientists, pati yung mga local leaders, no? Opo, so, sana ito ay pag-usapan nila kagaya niyang mga ganyan. Kasi alam naman natin na kailangan na, ng development, pero sana maprotektahan din yung mga endemic species natin. Kasi yun nga, dahil narrow endemic yan, wala. Hindi mo yan makikita sa ibang lugar. Oo, mawawala sila. Yeah. Oo, talaga. Okay, next. Ito na yung question niyo tungkol sa publication. So, as of now, I produced already 32 publications, of course with collaborators, no? Now, out of the 32, 27 papers on Begonia. Dito sa 27 papers na to, 31 ay tungkol sa new species ng Begonia at isa ay Medinilla. Yung pinadala kasi ni JD. Ito kasi ay may magandang kwento itong Begonia na to. Kung napapansin ninyo, itong Begonia na to ay madaling makita. So bawat lugar ay merong nakapaso na mabibili kang ganitong Begonia. In fact, meron akong isang host sa Panitan, sa Kapi, sabing ganun nung Lola. Lola ang host ko, ha? Lola ng estudyante ko, sabi niya ganun. Ma'am, bakit ka pa pupunta sa bundok? Ang dami-dami kong Begonia dyan, bigyan na lang kita, sabi niya. Which is true, talagang may garden dyan, ang ganda-ganda, ang dami-dami niyang Begonia. Uh-huh. Pero these are the hybrid species of Begonia. Alam naman natin, yan yung mga nabibili na mga
originally mga South American species yung mga yan eh, na na-cultivate na, na-hybridized na, kaya robust na yung growth nila. Okay? Kasi yung mga atin, nung nag-uumpisa din akong mangolekta, nangarap din ako na mag-put up ng Robites Begonia Garden. Wow! Okay. So, ganda ng natin, pangalan, ano? Meron na kaming pangalan. RBG. Isa na kaming ano, mag-tanim. Pero unfortunately, sabi nga nila, wala akong green thumb. Namamatay sa akin yung begonia. Mabuti na lang, ang asawa ko ay magaling magtanim. So ayan, na mayroon siyang mga nabuhay-buhay na mga begonia. Pero kasi unfortunately, nung anong bang year yun, na-flash flood kami. Oh! Anim na oras kaming nasa bubungan. So, saan umiiyak yan? Sa, dito sa Laguna. Sa Pedro, Laguna. Ah, San Pedro. Okay. So, umiiyak na lamang akong tinatanaw yung aking mga begonia na inanod, na namatay. So, hindi lang begonia. Marami kaming mga computer, mga libro ng mga anak ko, ayaw na nilang mag-aral. Kasi flash eh. Hindi, wala ka talagang masasagip. Buhay mo lang ang sasagipin mo. So, anim na oras nga kaming nasa bubungan yan. Na, ano. Anyway, so, wala na yung mga begonia na yan. Lahat na wala. Anyway. So, buti na lang na-publish at nasa libro na. Oh, at least alam mo, may memory na tayo. Oo. Mayroong publication na ganyan. May record. Anyway, so ito, itong begonia na to ay considered an unknown. Okay? Nandun siya sa, may libro ang American Begonia Society. Alam niyo ba? Mayroong mga society-society ang mga Amerikano, ha? Chapter by chapter yan. Bawat state merong American Begonia Society ng New York, merong American Begonia Society ng Texas, merong American, anyway, basta bawat estado meron silang mga chapter ng American Begonia Society. So, yung society na yan, meron silang tinatawag na unknown series. Kasi yung mga yan ay hobbyist. Gustong-gusto nilang mag-alaga ng begonia. Kung pupunta kayo sa mga bahay nila, ay nako, maiinggit ka talaga sa dami. Pululaway ka talaga sa dami ng koleksyon nila. Pero ang gustong-gusto nila ay yung tinatawag nilang species. Ang species ay yung mga ating mga wild. Originals. Originals. Kasi ang mga endemic. hawak nila ay mga hybrids na eh. Hybrids na usually sila na ang nag-hybridize. Cross. So marami na silang mga ganon. Anyway, so meron silang ganitong listahan. And this one is one of those, no? Oo. So nung pumunta ako dyan sa isa sa mga conferences niyan, hiningi nila ang tulong ko para mag-identify nitong mga unknown series nila. So meron naman akong mga in-identify. Pero ito kasi, sabi ko sa kanila, I need to see this in the wild. Kasi I have heard already stories that yes, this is widespread in the Philippines, but we cannot prove that it is a Philippine species. Kasi baka mamaya inintroduce lang siya dito sa atin. Na matagal na siyang tumutubo. Pero yun nga, sabi ko kay JD, lately lang, yung isa sa mga collaborators ko ng taga Ilocos Norte, si Michael Calaramo, nagpakita sa akin ng picture. Sabi niya, "Ma'am, kilala mo ba itong begonia na ito?" Sabi ko, "Oy, kamukha yan nung unknown, may number yan eh, U something, no?" Sabi ko ganun, "Uy, picturean mo pa yan pag namulaklak, ha?" Kasi walang bulaklak nung pinakita niya sa akin. At alam ko, nakita ko talaga na in the wild siya. So sabi ko, balikan mo yan. At pag namulaklak, picturean mo at kunan natin, gawan natin yan ng publication para kung siya man, itong matagal ng unknown, para magkapangalan na yung begonia na yan. Diba? Kaya hanggang ngayon, unknown to. Pero napaka-prolific nito eh. Ang dali-dali. Alam mo ba, nagsimula lang yan, ma'am, chita, isa lang piraso. And then after ilang months lang, yan na. Dumamin na. Pahingi ha? Ang
Oo, sige. Ako yung namimigay talaga. Kung meron ako dito. Yan kasi yung talagang character niya. Maski napatubuin mo siya ng ilang beses, nariretain niya yan. Yung kulay na yan yung abigsial side. Tapos yung abigsial side niya, ayun, maroon, no? Maroon. Kaya nga nakakatuwa. Talaga yung nasa ilalim niya. Kaya taga-UP din yan eh. Oo. So, curious lang ako sa Begonia na mga ganyan. Diba sabi natin, po kanina ma'am, hindi pwede nakaka-expose sa araw. Kasi siyempre ngayon, uso ang mga plantita, ganyan. Pero ito, kaya niya. Ito, kaya, no? So, pwede naman. Okay. So, pwede siya sa indoor? Pwede ba siya indoor? Oo. Pwede rin. Basta yung paglalagyan mo sa kanya ay may araw. Lapit, halimbawa sa bintana. Basta masisinagan. Oo, masisinagan. Oo. So, essential, di ba? Huwag tubig ng tubig. Ah, masama pala yung tubig ng tubig. Okay, ma'am, essentially, ano pa ang mga, meron na bang pag-aaral tungkol sa kahit, sabi nating ornamental siya, mga medicinal application o gamit nito, meron ba? Meron na kayo na-encounter? Dito sa Pilipinas, wala pang documented study tungkol sa medicinal use ng begonia. Pero kasi, siyempre, pagpunta ko ng bundok, ang nakakausap ko yung mga indigenous people, no? So, tinatanong ko sila. So, ano ba ang gamit ng begonia sa kanila? Ay, sasabi nila, ay, ma'am, masarap po yan. O, putol sila ng gano'n. Ay, talaga? Pagtikman mo, ayan. Oo, maasim kasi siya. Kaya siya maasim, very rich sa oxalic acid. Okay? Kaya maasim siya. So, ayan, ma'am, o, tikman mo. O, sige, kain tayo. Basta yung species ay hindi pubescent, ibig sabihin hindi siya mabuhok. Kain sila ng kain. Kailangan glabrous. So edible. Kasi pag mabuhok, edible siya yung edible begonia species, ganun. Oo. Wala pa akong na-encounter na hindi siya edible. Yun nga lang, ina-avoid kasi nila yung mabuhok. So masarap siya, sinasabi nila. Salad. Pang asim sa yung pang gagawin mong sa sinigang. Pag magsinigang ka, yun, pinang-aasim nila. Okay? Oo, so, nga, no? Edible siya. Tapos, yung with regards to treatment, malamig kasi siya, di ba? Dahil yun sa kinalalagyan niya, malamig na lugar eh. Kaya yung dahon na yan, ay malamig. Kaya pinangtatapal din nila. Tapal. Nasaan yung sakit. So, sa ulo, kachan, pinagtatapal-tapal din nila. Kaya merong mga ganun. Pero yun nga, sabi ko nga, sa atin, wala pang documented study. Meron akong attempt noong 2018, meron kasing nag-approach sa akin ng mga estudyante na, ma'am, bakit hindi natin aralin ang phytochemicals ng begonia? Which is true, kailangan aralin na ang phytochemicals bago ka pumunta sa antimicrobial, mga medicinal. Kailangan aralin mo muna yung content niya. So, di nagproseso kami ng permit. Ayan, nagpunta kami ng... Para ang pinaka madali kasi ay sa Sagada kasi taga doon sila. So, hindi kami gagastos ng tirahan. So, sabi ko kasi, kailangan ang thesis yung pinaka-least yung gastos eh. Dapat taga doon na kayo. So, yun. So, unfortunately, nung, syempre, gumawa na sila ng proposal. Nung nangungulekta na kami, hindi kami makakulekta ng enough amount. Kailangan mo kasi ng minimum of 1 kilo dahon. For phytochemical? Oo. Para makakuha ka ng 20 gram extra, kailangan mo ng about 1 kilo. Kasi succulent yan eh. Kaya medyo matagal ang drying yan. Kailangan mo malaking number of samples. Ang mga begonia, ang liit-liit ng population. Narrow na nga sila. Ibig sabihin, doon mo lang sila makikita. Ang liit-liit ng population pa. So, we cannot produce enough number or enough weight of leaf sample. Kaya, ayun, sabi ko doon sa mga estudyante, magpalit na lang tayo ng ibang dahon
yung readily accessible sa inyo kasi hindi realistic itong begonia. Sabi ko ganoon, gustong-gusto ko man siyang alin, hindi realistic. Kaya dapat ma-propagate muna siya. Maparami muna siya in cultivation bago mo maaral. Yun ang hirap para na isa sa mga na-encounter ko na hindrance para maaral ang medicinal uses ng begonia. What I can do is just to interview the local people but to authenticate, to verify this medicinal purposes by studying the extracts. Kasi pag may extract ka na, pwede ka nang mag-cytotoxicity. Madami ka nun pwedeng gawing assays. Hanggat wala kang sample, hindi mo mauumpisan lahat yan. Pero sa ibang bansa kasi, naaaral na nila. Kasi nga kinukultivate na nila. Marami na silang mga samples. So marami ng pag-aaral sa mga local begonias ng India. Yung isang collaborator ko sa Nepal, marami na silang na-verify na nila yung mga sinasabi ng mga indigenous people. Nagawa na nila ng mga scientific studies yung mga halimbawa against diabetes, nag-hyperglycemic studies na sila sa mga rats using begonia samples. Wala so, kayong botanical garden dyan sa ano sa Manila? Sa UP Manila? Para mag-set up ka, Ma'am Chit. No? Mag-set up tayo ng begonia para sa iyong showcase. Hindi, botanical garden dapat. Parang gano'n. Alam mo, dati pa yan ang isa sa mga plano ng Philippine National Herbarium. Eh, diba? Oo. Sa mga plano nila, pero ewan ko hanggang ngayon. Hindi nangyayari. Hindi pa rin nangyayari. So, yan. Napakaganda ng iyong ibinahagi, Ma'am Chit. At dahil may usual poetry reading kami dito, ay nagkinagawa rin namin na alay no, sa aming mga naiimbitang mga ekspertong katulad mo. So gumawa ako ng tula tungkol sa begonia at ito ay babasahin ko sa iyo. Konti na lang ang ating minuto kasi ito okay. Ay 1 hour yung ating episode. So ang titulo ng aking tula sa umagang ito ng Miyerkules ay Ang Halamang Begonia. Ang halamang begonia. Usong-uso ang paghahalaman, lalo na dahil sa pandemyang di inaasahan. Iba't ibang uri at naggagandahan, isa na rito ang begonyang ating pinagkwentuhan. Begonya ay kasama sa mga namumulaklak. Genus ito na at Begoniaceae ang sa family ay tawag. Order Cucurbitales ay ating idagdag at kung sa varieties, ito ay sangkatutak. May iba't ibang uri ng mga begonia. Tuberous, rhizomatous, cane wax, at fibrous pa, na kanina lamang ay ipinakita pero Petermania at Bryandra ang nakita ko pala. Okay, dahil sa mga pananaliksik tungkol sa halaman, may mga bagong species pa na natutuklasan. Ang endemic na naroon sa San Vicente, Palawan, El Nido at iba pang lugar ay dagdag ebidensya ng ating likas na yaman. Sa katunayan ay namumukod-tangi si Dr. Rubite na pinagtuunang pansin ang Begoniaceae. Kailangang hikayatin ang mga kabataang mabuti na tumutok din sa pag-aaral sa larang ng biodiversity. Kaya nagpapasalamat ang programa sa kanya sa passion at dedikasyong maaral ang mga begonia. Kaya sa ibayong dagat ay ibinabahagi din niya mga dagdag na ebidensyang Pilipinas ay kayaman talaga. Sa huli nawa ay marami ang natuto sa mga ibinabahagi ng ating mga eksperto. Edukasyon ay kailangan-kailangan sa ating mundo upang ang buhay natin ay mas maging makabuluhang totoo. Salamat po. Happiness. So yan po ang tula ko tungkol po sa begonia. So kanina hindi ko itatanong ko lang yung tungkol sa nabanggit ko sa tula about the different varieties. Iba siguro ang kategorya noon, ano? Kasi yung sa ginawa mong section, Petermania at saka yung isa, Bryandra. Ano yung
Bariandra, oo. So itong nabanggit kong wax, rhizomatous, ito'y mga hybrids. Mga polyandra. Mga hybrid. Mga hybrids na. Oo. So at least ayon ay ating nabigyan ng toon na itong mga binanggit mong Petermania section at saka yun yung isa pa ay section pero mga endemic at wild ito no na nasa ating sa ating bansa lang matatagpuan. Bariandra. Oo. So I think yon ang mahalaga na mas nakilala natin si Begonia. At natutuwa ako dahil may isa akong begonia dito sa aking harapan. At unknown pa. Silvery ang sabi doon eh. Sa tinignan ko kasi sa Google, silvery. Oo. Begonia. Pero yung pala, pero ito, kasama siya sa pala, unknown. Oo. Sa unknown at saka parang hybrid na. No? At hindi talaga matukoy na kung galing dito sa atin o likas sa Pilipinas. No? Mm-hmm. So, ayan. Maraming salamat, Ma'am Chit. At tunay na maraming natutuhan nawa ang ating mga kababayan tungkol sa ating halamang begonia. Ma'am Letty. Ayan. Nakikita natin sa ibinahagi ni Ma'am Chit ang kahalagahan ng begonia bilang isang environment indicator. Yes. Napaka-sensitive niya. Limitado yung kanyang kinalalakhang mga lugar. At alam natin na kumbaga bantay siya sa gubat na may specificong mga ano to characteristic para mabuhay siya no, tubig, pati siguro yung temperature at yung humidity ganyan. Dapat maintindihan natin or ako naintindihan ko sa paglalahad ni Ma'am Chit na ang bawat isang environment or ecosystem na kung saan sila ay makikita, yung mga native, ito ay nakikita sa Pilipinas lamang at sa limitadong lugar sa Pilipinas lamang. Pag ito ay nawala sa kanyang lugar, wala na siya sa buong mundo. Saludo tayo sa mga katulad ni Ma'am Chit kasi nadodokumento niya to, na ilalagay niya sa libro at pwede niyang iwanang legacy sa mga susunod. Scientific data kasi yan, napakahalaga. Pero importante rin, tayo bilang mga komunidad, ang gobernador, ang mayor, ang local community, dapat maintindihan nila. Pag meron kang begonia, protektahan mo siya. Panindigan mo ang lugar niya, hindi dapat gagalawin. Dapat ito ay isang napakahalagang likas yaman para sa iyo, para sa komunidad mo, at para sa buong bansang Pilipinas. Atin to. Paglaban natin. Totoo yan. Salamat. Yes. Totoo yan, Ma'am Letty. Kasi diba sa mga previous episode natin, ang regalo ng kilit, ang ating mga iba pang pinag-uusapang hayop at halaman dito. So, dapat ang mga tao mismo ay magkaroon ng sense of pride na nandun sa kanang and lugar. And ownership. Ownership. At sila mismo ang magpoprotekta nito, katulong ng, siyempre may policy at mga policy makers din na magsusulong. So, sana nga ay maging mas tutok no, ang mga tao sa kung anong likasyaman meron sila sa kanilang lugar at sama-sama pagtutulungan ng lahat ng sektor para tayo ay mapanatili ang ating kayamanan dito sa mundo. So, yun. At sa Pilipinas lamang. Yun ang importante dun. The Philippines ranks the highest sa biodiversity sa buong mundo. Ang liit-liit niya, no? Parang in terms of endemicity, ang taas-taas niya. Yes. At yun ay sa perspektibo ko lang bilang isang wildlife biologist. Ngayon, isa pa itong ebidensya, begonia, identifies or authenticates napakahalaga talaga ng Pilipinas. Yeah. Mga kabataan, bitahan namin kayo, mag-aral kayo, maging protege kayo ng katulad ni Ma'am Chit, ano, dahil ang ganda ng kinabukasan ng Pilipinas kung mapoprotektahan natin ang kanyang likasyaman. So yan po at siyempre kailangan na tayo magwakas muna ngayong episode na to at sa susunod na naman pong muli ay magbabahagi ng iba pa naman pong hayop at halaman at mga tungkol po sa ating likasyaman. Maraming po salamat, mag-ingat po kayo, happiness. Thank you. Yeah, thank you very much. Bye.